Yo, yo, what's up mga kabutingting? Good morning sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Yan, alit tayo ngayon sa Sugod, dito sa Batang. At mayroon tayo ditong gagawing electric pan. Tatlong piraso yan at kinuha pa sa mayari yung isa. So, gusto ko lang kayong kumustahin yan. Kumusta kayong lahat? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Yan, umpisa natin mga kabutingting para hindi na masyadong humaba itong video natin. At bago ko nga pala ito umpisaan mga kabutingting ay disclaimer lang. Lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi ako dito nagmamagaling. So ayan mga kabutingting, ito yung gagawin natin. At tatlong piraso ito, kinuha pa ng may-ari. Ito ay Camel at itong isa ay standard. So yung stand pan ang unahin natin. Papahuli natin itong desk pan. So yan, ito ay aking ibababa lang. At para dito natin sa baba, titirahin. So yan mga kabutingting, nakababa na. So ito ay ating iti-tester. Kuha lang muna ako ng tester. So yan, ito yung tester natin. Shift lang natin ito sa OL. Yan. So ito ay ating yan, kitang kita. So ito ay ating tetesterin. Yan, pindutin lang natin sa number 1. Ito daw mga kabutingting ay bago pa daw ito, sira kagad. Yan, wala tayong nare-reading. Yan, wala. Number 3, wala pa rin. So ito ay ating titignan kung ito ba ay malambot. Yan, tatanggalin lang natin yung screen. Tanggalin lang natin itong tornilyo para matanggal natin yung screen. Yan, napaka lambot at napaka freewheel at wala ding uga. Pero pag mga ganito mga kabutingting standard, huwag kayong pakampante na kahit ito ay malambot, kailangan nyo talaga itong bubuksan. Dahil kalimitan ito, napapansin ko sa mga ganitong brand na standard na bagong labas ngayon ay madalas itong nasisira yung bushing nya. Tsaka yung ihi nito ay hindi na ganoon katibay. So ito ay ating titignan o babaklasin. Yan, tanggalin lang natin yung dalawang tornilyo. So ayan, kung bago kang napadpad dito sa aking munting channel, pwede bang hilingin ko yung pag-subscribe mo at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay mo sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. Sunod, tatanggalin din natin itong tornilyo na to at ganun din itong nap. Dira ko. Dira na lang, dira na lang ko. Yan lang na ibutang. So ayan yung isa mga kabutingting, yung wall fan na Hanabishi ang tatak. Yan, tanggalin lang natin yung tornilyo. Ito mga kabutingting ay tumawag lang ito sila sa akin nung Huwebes yata. Ayan, pagpagan muna natin at ito ay napaka alikabok. So ayan, sunod ay tatanggalin lang natin yung tornilyo sa swing arm at ganoon din yung apat na
tornilyo. Tumito pala. Pateng, ito naman umaandar, ano lang tumigas pa itong switch. Sige, lagi, bitara niya. Yung switch niya. Pero umaandar ito, look. Bahay mo sa gilid, may bahay-bahay dyan. Wala ko. Okay na ako dito. Tanggalin ko muna yung apat na tornilyo para dahil hindi ko mahugot, hindi natin matatanggal ito. Yan o, dahil masikip. So yan. So test ko na rin itong ano, testing na rin natin, tester na rin natin yung power cord kung ito ba ay okay. Baka mamaya ay dito sa power cord ang problema. Pero ang power cord naman ito ay napakaganda pa. Set lang natin, i-power on lang muna natin. Set natin sa OL. Yan, okay. Kabila. Ang ayaw, mga kabuting-ting ah. Yun, okay din. Ayan, kung naririnig nyo yung basher ay nagbabasher siya. So, ibig sabihin ay okay, rin, okay ang power cord nito. So, dito ay tester lang natin. Ito ba ay okay din. Dahil nabuksan na rin naman. Ayan, wala talaga. Ayan, wala talaga tayong nare-reading. So, ibig sabihin, may problema yung fuse nito. So, ito ay ating ibabalik lang. At ito, mga kabuting-ting, ito yung palatandaan na ito yung common. Yan, isang ito yung isang linya na nakakabit sa power cord. So, ito yung common. At madali namang matukoy kasi yan ay hindi naka ano, hindi yan nakahinang. So, tatandaan mo lang yung common kung anong kulay. Ayan, balik lang natin tong tornilyo. So, ayan, kunting fibor naman, mga kabuting-ting. Sana ay wag nating i-skip yung mga ads. Ayun ay napakalaking tulong na para sa akin. Ayan, maraming salamat po. So, ayan, ito'y ating tatanggalin lang natin yung apat na tornilyo. So ayan, at habang tinatanggal natin itong tornilyo ay mayroon lang tayong i-shout out. Yan, mega love shout out sa ating mga silent viewers, organic viewers. Yan, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa aking mga upload na video. At mega love shout out din kay Jimmy Abansinya at yung anak niya na si Rihanna Abansinya, Marian Vlogs, Arnulfo Toroy, DJ Rino Shu, Jiner ng Pandakan, Rini Salimbot, Ray Nodo ng Tondo, Aileen Santiano, G Santiano, John Santiano. Yan, mega love shout out po. Ito, mga kabuting ting, ay pwede akong mag-bypass nito, pero ito ay aking i-check muna ang bushing. Dahil ito ay gaya nga na sinabi ko kanina, ito ay madalas na ano ito, matakaw sa bushing. Ayan, walang problema ang bushing nito, mga kabuting-ting, okay pa.
dahil wala akong na pagkikita nito mo sa kuko ay wala akong nararamdaman na groove. Ganon din tong kabila, pero mayroon siyang itim. Pero ayan, pag ganituhin mo sa kuko ay wala talagang, wala ka talagang mararamdaman na ayan ay mayroon siyang groove. So ayan ay okay. So ibig sabihin ang busing nito ay okay. Titignan natin dahil ito yung tuyo din yung ano nito, kanyang foam. Yan o, ito yung tuyo. Pagpagano na natin. Kurian tate. Kakain ko lang kuya. Almusal. Yan. Tester lang natin. Ito ba ay okay pa ang motor? On lang natin tong tester natin ulit. Yan. Ako pag ganito ang itsura ng kanyang rewind, nakahinang ay didiretso ako sa dalawang linya sa kapasitor, itong pula at saka yung itim. So ayan ay titesterin lang natin kung ayan ba ay mayroon tayong marireading. Kung mayroon tayong marireading, so ibig sabihin ay good ang motor. Ayan, kung nakikita nyo ay mayroon tayong marireading na 819 ohms value. So ibig sabihin good ang motor nito. So itong green na ito ay ililipat lang natin dito. Yan, sa dito sa kulay itim yung green. At kukunin ko muna yung aking hinang. Yan, tatanggalin lang natin itong ano, kulay green. Tapos ililipat naman natin ito dito sa, tatanggalin muna natin yung ano, yung fuse. Yan. Tapos ihihinang lang natin itong, ipagsama lang natin itong green at saka kulay itim sa paghinang. So yan na. So ito ay ating testerin ulit kung mayroon ba tayong marireading. At pasensya na kung pinapatay ko itong tester dahil matakaw sa battery itong tester ko. So ito ay pipindutin lang natin yung number 1 at saka naman natin ito ay titester dito sa power cord. Yan, wala pa rin tayong na-re-reading. Bakit kaya? Yan, wala pa rin. Bakit? Okay naman yung power cord. Yan, wala. Wala tayong nare-reading. Bakit wala tayong nare-reading? Tingnan nga natin yung thermal fuse. Ayun. Okay ang thermal fuse niya, mga kabuting-ting, ayan o. Pero wala tayong nare-reading kanina. Anong problema? Mukhang nagdududa ako nito, mga kabuting-ting. Baka ito ay sa wire ang problema nito. Dahil mayroon tong mga kabuting-ting, mayroon pa tayong nare-reading sa ate, sa kanyang fuse, ay hindi ko to irerekta. Ibabalik ko muna, ibabalik ko ito sa kanyang dating nakahinang. Babalik ko lang yung kanyang fuse.
dahil okay ang fuse. Ito ay sa tingin ko ang problema nito ay dito sa kanyang wire. Ayan. Ito ay babalatan natin yung kanyang wire para matignan natin. Pagkalimutan natin yung cross-in wire connector. Ayan ba. Yan, balatan lang natin itong wire dahil tingin ko ay yung wire ang problema nito. Para matrace natin na wire ang problema, natanggalin natin ulit ito, anak natin paklong. Yan, ito ay ating on ulit. Yan, shift lang natin sa OL. Ngayon ay titignan natin itong kulay green. Yan, wala tayong nare-reading oh, sa kulay green. So, ibig sabihin ay ano, may problema itong wire sa green. Kulay puti. Mayroon kulay itim, mayroon kulay pula, mayroon din yan kung nakikita nyo ay mayroon din. So ibig sabihin itong linya ng green ay ito ang may problema. So ang problema lang nito ay ano, yung wire itong kulay green na ito. So puputulin na natin ito. Ayun oh, sunog yan kung nakikita nyo. So tayo ay maghahanap muna ako ng wire na pang jumper or pang wirings dito papunta dito sa kanyang ito sa may dito matukoy ah. Parang nanibago ako mag vlog mga kabutingting ah. Dito at yan, hahanap muna ako ng wire. So yan ah mga kabutingting, ito na yung wire. Kaso yung wala akong wire na mahaba, kaya dinugtungan ko na lang. So ito ay ating ikakabit naman natin dito, dito sa isang ano, dito sa isang terminal sa fuse. Hinang lang natin, lagyan lang natin ng soldering lead yung kanyang dulo para maihinang natin doon or may tap natin sa isang linya sa fuse. So yan. So ito ay ating
ano na, assemble, dahil yun lang naman ang problema, yung kanyang wire. At madalas ito na nangyari sa ano pala, mga kabutingting, pag mga ganitong brand standard. So lalangisan muna natin yung foam dahil tuyo-tuyo. Yan. Talian na natin ang kibutay. So dito ay papas forward lang natin yung paglagay ng kibutay, at kailangan ay sisilipin nyo bago nyo itali sa kibutay. Baka mamaya ay may mapatid kayo na hibla. Ayan, kung mayroon kasing mapatid na isa yan, ay hindi nagagana yan. Uugong na lang. So ito ay pagpagan lang natin. At lalagyan din natin ito ng langis. Yang boom. Ayan. So yan na, mga kabutingting. So balik lang natin tong apat na tornilyo. Yan, at habang ibinabalik natin yung tornilyo, mayroon lang tayong i-shoutout. Yan, Mega Mega Love shoutout. Joey Dulce ng Taytay Rizal. Florindo Isidro ng Marikina City. Alfredo Domingo ng Malabon City. Renato Aban from Pasig City. Claudemir Santos, Darmin Yek Vlogs. Robert Mandap. Papa Pids. Ray Maglalang. Yan, Horseshoe TV. Bullet Train Channel, White Fury, Coach Repair and Tutorial, Teletic Chair, Mr. Alba, Brother Joe Music, Body Expert, Aliyo TV, Edwin's Mix Vlogs, Andy Rabino TV Tik, Farmer Boy, Dinlin's Davis Vlog. Yan, mega love shoutout po sa inyong lahat, at sa mga hindi ko nabanggit ay pasensya na dahil hindi ako nakapagsulat. So sa sunod na upload na lang po. Anong nangyari nito? So ito pala, mga kabutingting, ay hindi mo ito maipapasok dito sa pinakaano niya. Kailangan mo munang tanggalin itong isang tornilyo para mapasok mo itong wire na ito. Dahil ano to, maliit yung butas. Yan, balik lang natin itong ano. Lupa. Yan, ikpitan lang natin. So, mahaba masyado. So, ito ay putulan natin.
Yan, balik lang natin ito mga kabutingting. Yan. Tapos ito ay babalatan natin. Kuha muna ako ng mga close and wire connector dahil itong close and wire connector na to ay hindi mo to mabubuka. Sira na yan. So yan, ito yung close and wire connector natin. May ilang buwan pa to, boss. Tester na rin natin itong ilang kanyang... Ha? Ilang buwan na stock? Hindi, ito ba? Nagamit? Oo. Siguro may isang taon din. Isang taon. Yan, tester na rin natin itong kapasitor. Yan, good pa itong kapasitor dahil meron pa tayong nare-reading na 1.7 microfarad. So, kabit lang natin. Na. Ito ay ating sasaksak na kung ito ba ay aandar na. Steady lang natin. Yan, pindutin ko lang sa number 1. Yun, kung nakikita nyo ay gumagana na at napakabilis pa nito. Dahil kapasitor naman ito ay okay pa, so ito ay assemble na natin. At siguro yung pag-assemble nito hindi ko na ipapakita para hindi na masyadong humaba yung video natin. Basag din pala ito. Yan. Bali, continue ko na lang mamaya pag isasalpak ko na yung ano doon para ito naman ay hindi masyadong hahaba yung video natin. So ayan na mga kabutingting, naka-stand na siya. So ito ay ating iti-testing. At kung naalala nyo yan, si Kuya, pangalan nyo kuya? Kalimutan ko. Darbs! Ha? Dario. Ayan, si Kuya Dario, ayan yung nagpagawa sa atin ng ano, washing machine. Meron ventilador naman sa kapitbahay lang. Oh, ngayon naman ay ventilador sa kapitbahay lang. So, saksak ko lang dito yung kanyang power cord at hindi masaksak, ha, buwang. Ayan, andar na kaagad, mga kabutingting. Wala lang, oh. Matik na? Hindi, nakapindot na sa number 1 kasi. Yan, number 1 pa lang yan. At pindutin natin sa number 2. Okay. Number 3. Ayan. Okay na, boss. Ayan yung mayari si... Lumutan ko rin yung pangalan niya. Ayusin mo. Hindi, pag lalaki kasi nakakalimutan ko, pag babae lang, okay. Hindi ko makakalimutan. So yan ay okay na. At siguro mga kabutingting, itong tatlo pa itong gagawin ko. Siguro ay kukwento ko na lang sa inyo para hindi na masyadong humaba yung video natin. So yan mga kabutingting, ito ay tapos na. Ang naging problema lang nito mga kabutingting ay yung itong switch niya ay hindi siya maikot dahil
nag-stack up yung dalawang bulitas doon sa pinakailalim niya. So ang ginawa ko lang ay nilangisan ko lang. Pasensya na kung hindi ko na ipinakita. Kasi kung bibidyohan ko pa ay talagang mahaba ang video natin. So ito ay okay na. Yan, kung nakikita nyo ay naiikot na. Okay na, boss. Okay na. Yan. So 2-0. 2-0 na mga kabutingting. So mamaya continue ko ulit kung ano yung problema doon sa isang wall pan, at ipanghuli ko na lang itong desk pan na Camel. So yan mga kabutingting, ito ay okay na. Maandar na ito. Pwede natin yan. Pwede natin isaksak. Yan, saksak lang natin. Ayan, kung nakikita nyo ay gumagana na. Problema nito mga kabutingting ay motor. Ito naman ay okay na rin. Yung problema lang naman ito ay yung switch, nagpundo. Tapos yun ay yung wire. So ayan, ito ay hindi na kaya dahil motor ang problema, sunog. Kaya hindi na magawa. Kaya wala naman dito kasing nagre-rewind. So dito ko natapusin ang video natin, at mayroon pa namang sounds. Ewan ko lang kung hindi ba ako nito maka-copyright. So ayan na, okay na boss. So ayan, dito ko na rin tapusin ang video natin mga kabutingting. At kung mayroon ka dito natutunan, pwede bang palike at pa-share. At higit sa lahat, kung bago ka nanapad pa dito sa aking munting channel, pwede bang hilingin ko na rin yung pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So ayan, lagi nag-iwan sa inyo, nang ingat tayo palagi, at God bless po sa ating lahat mga kabutingting.